welcome back to my channel. Ngayon naman po, ang iba vlog ko ay yung tungkol po sa yung sa mga kabayhan. Yung lagi nating bininda pag kada buwan. Yun po ang dysmenorrhea. Ano nga ba ibig sabihin ng dysmenorrhea? Ang dysmenorrhea o menstrual cramps ay sakit na naranasan ng mga babae kapag may regla. Ang pananakit na ito ay nagsisimula sa bandang baba ng tiyan hanggang sa balakang at mga hita. Ang salitang dysmenorrhea ay hinango sa salitang Grego, na ano ko lang kasi ito na search. Na ang ibig sabihin, yung dys ay mahirap, masakit o abnormal. Ang meno naman ay month o buwan. At ang rhea naman ay ang daloy o flow. Base po yan sa na-research ko. Ang dysmenorrhea ay nangyayari a day or two days before or during the menstruation. Habang nagmi-mens ang isang babae, ang uterus, since its muscle inilabas na chemical, tinatawag itong prostaglandin, which causes the pain. Ah, yun pala ibig sabihin. Pag-contract niya, paglabas ng blood, yun ay masakit. Dahil po dyan, may ina-advise kaming mga gamot para sa dysmenorrhea. Yung mga mabibili natin sa butika. Yung over-the-counter na mga gamot para sa dysmenorrhea. Ito po yung mga gamot para sa dysmenorrhea na mabibili po natin sa butika. Kahit saan. Over-the-counter. Kahit wala po kayong sita, pwede ito. Ito yung mga bestseller dito. Ito talagang pang muscle, ano talaga ito? Ito talaga yung mga analgesic na bagay sa mga dysmenorrhea. Pinakamabisa, kumbaga. Dahil ito, it relief from the pain of stronger abdominal cramps, including menstrual cramps and urinary tract spasm. Talagang, ginagamot talaga nito yung mga cramps, yung panakit sa abdominal. Ay, sa tiyan nga, sa puso. Ito po yung, ito, Buscopan Plus. Ay, Binos. Mali pa. Ito po yung gamot na Buscopan Plus, Binos. Binos pa. Ito. Ayan o. Iinom ka nito, one tablet. English there. One for adults. One tablet, 3 times daily. Hindi talaga lalampas ng 6 tablets, ha? Okay. Ang iinom. Oh, ito pinambisa 3 times a day. So, 1 tablet 3 times a day. Pag hindi na, huwag ka lang uminom. Pag hindi na, wala ng sakit. Pag ano lang, pag may pain lang. Kasi hindi maganda kasi yung mga analgesic, anti-inflammatory na. Iinom ka na wala kang dinaramdam kasi na. At ito din, iniinom din to ng iba, anti-inflammatory at analgesic. Itong Maydol. Nirecommend din ito ng mga nakaka-experience doon po dyan. Relief minor aches and pains associated with the menstrual cycle like headaches, muscular aches, back aches, and menstrual cramps. Oo nga, pang ano, naman didig. Pang menstrual, naman didig ni ka? Naman didig. Kuan? Ayan, may doon. Exercise. Pila. Dahil dyan, may isi-share yung kasama ko tungkol sa mga herbal para sa dysmenorrhea. Kasi, mga na-experience niya sa buhay. Welcome! Hello po! Welcome! Ay, ano? Ano naman? Hello po,
guys. Magandang gabi. Sorry. Dito ka, oh. Hindi, malapit kasi. Malayo ka. Hindi maririnig ang boses mo, eh. Based aking na-experience, guys, in myself, kung wala kayong pera or nasa ano kayo sa probinsya ninyo or something. Walang butika. Oh, walang butika kasi gabi na, kasi pain na. Kung mayroon kayong sambong sa paligid niyo, ano, yan ang gamitin niyo pag ano yung puso niyo pag sumasakit na talaga. Kasi pag may disminorya. Kasi ang paano ay ano ba yan ibig sabihin din? Na alam niyo ba kung bakit sumasakit yung puso natin? Dahil yun sa mga buo-buo na nadugong yung buo, okay? Na lumabas. Oo. Para, ano, mawala yun, uminom kayo ng sambong para ilabas itong lahat ng buo-buo ng dugong. Solid siya, guys, kasi na, ano, sa na-experience ko na eh. Ang laki-laki talaga lumabas, guys. Yan. Paano ba yan, ano, paano ba gawin yan? Uminom ka ng ano, at kumuha ka ng tatlong dahon ng sambong, tapos ilagay mo sa mainit na tubig, i-ano mo lang mga 30 minutes. Bago mainumin? Lukewarm, yung mainit talaga yung tubig. Tsaka nyo inumin pag ano na, mali ano na siya, parang lukewarm na lang, guys. Mas maganda yung... Parang nubig. Oo, parang ganun din. Gagawin mong tubig. Kasi pait na, pait yan eh. Di ba mapait yan? Super pait. At saka yung... So yun ang bisis kapag gamit, iinom yan? Sa akin, ano, isa lang. Isang bisis lang? Pag sumasakit lang, din... Nawawala talaga yung pain? Oo, naman kasi lalabas eh. Lalo na pag walang laman ng tiyan nyo, tapos yan ay ano nyo. Hindi ko naranasan yan. Tapos may ano din, guys, hindi ko alam yung anong Tagalog klaseng dahon na yun eh. Lantang yun sa Bisaya, guys eh. Yung ano, yung parang yung hugis niya parang heart. Then ano, parang heart. Sa English, ano yun sa English? Hindi ko alam eh. maganda din yan. Hindi ko alam. Basta yung hugis niya parang heart. This, tapos, ang lamig-lamig, guys, pwede niya yun din ilagay dito, guys. Dito. Sa puso. Kasi ang lamig-lamig eh. Malabas ito. Marilip yung sumasakit talaga, guys. Alam niyo ba, yung na-experience ko, ang sakit dito. Parang yung... sa may balak ka nga daw sa hita. Tapos yung mga ano ko, guys, yung mga legs ko, magka-cramp na eh. Cramps. Oo, pero hindi ko talaga ininom ng ano yung medicine kasi baka ano. Kasi gano'y ibig sabihin din yung baka ma-immune ako. May tips kami, guys, kung may means kayo, ha? Gagawin nyo to. Huwag kayong maligo pag may menstruation kayo. Kay maniwala sa ano. Kasi yun talaga, maniwala kayo sa mga kasi matatanda. Kasi open natin dito eh. Dito, yung bata pa tayo, di ba, yung ano yung natin. Dito sa may ulo. Diyan lalabas, di ba, maano yan, maamoy yan pag ano na po, menstruation na. Tsaka, ano kasi, pwede ka maghugas, pero wag lang maligo. Pwede ka mag-half bath, kahit wag lang basa inyong ulo, di ba? Kasi kailangan natin malinis pero, eh. Pero kung sa ano na yan din, okay naman siguro maligo. Ayun sa akin na yun. Pero paniniwala lang natin sa matatanda. Based na ba sa experience ko ha, mas maganda talaga kung may maligo. Maniwala kayo sa mga matatanda, kasi yun ang mga mas experience doon sila kasi sa atin eh. Tapos yung mag-perform yan ng varicose veins, guys. Tsaka yan, dahil dugo yan eh. Sabi daw ng mga matatanda, pag naliligo ko daw, dugo yan. Baka magkaroon yan ng ano. Sa ano? Sa ilalim ng abdomen. Sa uterus. Sa ovary. Okay. Oo. Kasi nga, dugo, tapos naliligo ka. Parang, ano siya. Pagtik, bitaw. Gamsan, bisaya na? Pagkikang sa ano sa English? Ang Tagalog pala. Sorry, hindi namin alam. Bisaya kami. Thank you! Maraming salamat po. Yan naman! God bless. Salamat sa mga nag-subscribes. Salamat. God bless. Have a weekend. Have a nice weekend. Bye-bye!